Magandang araw mga kapatid, Noxki Vlog. Big bike pa ang hanap mo? Baka ito na yung motor na para sa iyo. Kaya abangan natin ang review dito sa Kawasaki Ninja ZX 25R 2023. Nandito tayo ngayon sa Motorcycle City Guagua, Pampanga. Okay. Sa mga gustong kumuha ng big bike or bumili ng mga big bike, andito napakarami nilang units dito, no? Scooters meron din mga kapatid, ayan, lahat ng klase, may NMAX, PCX, Mio Sporty, Mio I-125, saka Suzuki Avenis, Mio Gear meron din mga kapatid. So pero dito tayo mga kapatid sa bagong-bagong Kawasaki Ninja 250cc mga kapatid. Dalawa yung pagkakaroon ko na kulay nito, yung kulay green, no? Ito namang nandito ay glossy black mga kapatid. Ayan. Sa mga mahilig sa big bike, ito pwede-pwede nyong pagpilian ngayong 2023 dahil ay 250cc lang siya. Makita natin ay 4 cylinder na mga kapatid itong motor na to, kaya kumbaga sa tunugan mga kapatid para ka din naka 600cc ganun ang tunugan nito. So pero sa speed siyempre hindi papare sa mga mas mataas pa na cc ito, at hindi pa rin siya expressway legal. Pwede ito sa mga naghahanap ng beginner bike dahil nasa 250cc lang siya. Pwede ito sa highway. Kung ang hanap mo lang naman ay maka-experience ng sports bike, ito ang para sa'yo. Kagandahan dito, ito ang pinakabababang cc displacement sa kanilang kategory. Dual ABS na rin mga kapatid yung kanyang braking system, kaya safety na rin mga kapatid itong motor na to. Tapos nakikita natin dito yung kanyang suspension, naka monoshock adjustable, no? Sa kanyang panel, ito naka digital panel na yan, tapos FI syempre, tapos ito naman yung kanyang handle dito. So makikita natin napakaganda talaga nung handle nito. Tapos ito yung kulay gold niya dito, yun yung parang nagpapaganda rin dito. Ito pala ay Showa, no? Ayan. Showa yung kanyang fork dito. So naka-inverted fork mga kapatid. Sa mga switches na, ayan, marami tayong makikita dito. Yung kanyang high and low, turn signal light, busina, then may hazard switch. Then yung sa function niya dito sa may panel, hindi natin sure kung ano yung nandito, no? So ipa-flash ko na lang mga kapatid yung kanyang full specification size screen. Then dito sa kabila, meron din siyang kill switch. Ayan. Tapos yung nakalagay dito yung select sa kanyang panel gauge. Then dito sa kanyang ignition ay standard na ignition. Pwede natin ilock mga kapatid, no? Tapos dito naman sa may harap, ito yung kanyang side mirror. Ayan, makikita natin. Naka-plastic pa. Tapos siyempre, sports bike. Kaya pang sports talaga yung formahan nito. Ayan, nakaparang dahon type yung style, no? Ayan. Tapos, ito yung kanyang windscreen. Plain lang na white. Tapos meron din siyang brace dito or lagayan siguro ng plate number ito mga kapatid. Kasi sa ibang bansa, naka-double plaka mga kapatid, no? So ilagayan po ng plaka siguro ito mga kapatid.
Yan dito may tatak siya ng Kawasaki dito. Tapos ito na rin yung pinaka mukha niya. Yan, napakakintab ng pagka-glossy niya dito sa may front. May mga glitter effect mga kapatid. Tapos meron pa siyang aerodynamics dito sa gitna. Yung may screen na to. Yan, tapos sa headlight, ito makikita natin ay LED na yung kanyang mga ilaw. So maliwanag na ito mga kapatid sa taan. Ano? Ito yung mga signature design ng Kawasaki Ninja mga kapatid. Ayan, makita natin dito. Tapos sa kanyang fender, ito maganda o. Oh. Glossy black din. Tapos, napaka-sporty ng dating. Ayan. Tapos dito, sa kanyang disc brake makita natin. Ayan, napakalaki ng disc brake. Tapos naka-ABS na nga. Tapos yung kanyang caliper, ayan. Gawa talaga ng Kawasaki. Kaya napaka ganda mga kapatid. Then sa kanyang gulong, ito naka-Dunlop. Tires na siya. Then tubeless na mga kapatid yung kanyang gulong dito. Then dito sa likod, ganoon din. Naka-tubeless na rin yan. Tapos yung size ng gulong niya, ipa-flash ko na lang. Ano. Tapos naka-disc brake din yung likod niya. Naka-caliper din na Nissin. Ayan, magandang klase siya. Tapos dito naman sa muffler, ayan makita natin para siyang stainless yung design. Ayan o, ganda. So ito lang yung stock niyan mga kapatid. Meron siyang heat guard dito para maprotektahan naman yung OBR natin. Tapos ito naman yung sa OBR, no, napiprip din yan. Pati yung sa rider, no, napiprip din dito. Tapos 6-speed manual transmission po ito. Then pagdating dito sa kanyang likod, yung taillight niya ito. Makita natin, LED na rin yung mga ilaw, pati yung signal light. Tapos meron din siyang ilaw dito sa plate holder. Meron pang reflectorize dito. Tapos ayan na yung kanyang fender sa likod. Napaka liit lang, no? Ayan. Kasi sports bike to. Hindi naman kailangan talaga ng mahaba pa yung kanyang fender. Kasi yung gulong niya dito sa likod, napakalaki. Ayan. Then dito sa kanyang side bearings, ayan, makita natin dito. Ayan, napakaganda rin ng kanyang forma talaga dito, no? Tapos ito pala yung kanyang signal light dito sa harap, no? LED na rin to. Tapos ayan, may mga design siya dito, no? Na aerodynamics na rin niya, pati dito. Ayan, napakaganda ng design, no? Tapos dito, makita natin marami siya mga edges dyan. Tapos yung frame niya, ito. Yung pinaka-chassis ay solid, napakakalma kapatid. Maganda yung kanyang mga welding, talagang pulidong-pulido. Siyempre, Kawasaki may gawa, no? Ayan. Tapos dito sa kanyang tank, ayan, makita natin, bulky. Tapos, malaki na rin yung pwede mailagay dito, mga kapatid. Ayan. Sa upuan niya, ito. So, nung umupo tayo, pinakita nyo mga kapatid na mababa lang siya, yung kanyang seat height. Kayang-kaya kahit mga 5-footer, mga kapatid mo. Pati naman dito sa OBR, ito naman malambot din yung kanyang foam dito. Tapos ito naman, may hawakan pa yan dito, no? Kung sakaling gusto nyo iikot yung motor, ito yung gagamitin nyo mga kapatid na hawakan, no? So, yan. Sa mga may gustong kumuha, available na po yan dito sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga branch, no? Ayun si Sir Manager. Ayan sila. So yun lang po mga kapatid yung ating maikling review dito sa bagong-bagong labas ngayong 2023. So sana meron din tayong makita na isang kulay nito. Kasi yung mas maraming kumukuha yung kulay green eh. Nakikita ko mga kapatid. So yan lang po. Salamat po sa panonood. And God bless po sa ating lahat.